sa mga larawang nakunan sa packaging ng mga kandidato, nagsagawa kami ng survey para malaman kung sino sa dalawang pares ang mas may arrive, ika nga, sa publiko. Ang kandidato A ba na simple lang ang dating at forma? O ang kandidato B na hanep naman sa postura? Kung kandidato sila, sino ang iboboto ng mga tao? Kasi based sa picture, mas mukha silang gagalangin. Mas formal yung dating niya eh. So mas parang mature sila mag-isip. Sa una pa lang, naka-first base na ang pagiging formal ng kandidato A. Siyempre, I'll vote for this one. Mukhang very formal naman sila and very interesting yung itsura nila kesa dito sa dalawa. Sa outfit pa lang nila, parang hindi naman kagalang-galang. Siyempre, first of all, first impression mo pa lang kagad doon sa tao, doon po pa lang makikita kung karapat dapat sa doon sa position na yan. So I'll vote for this one. Ako siyempre ito rin. Yung kailangan kasi presentable ka. At the same time, pag umarap ka sa taong bayan, kailangan ko ano yung nakikita sa panlabas pag nag-speech ka kasi yun din yung nag-appear sa'yo. Eto, formal. Mas marami bumoboto sa masa appeal kasi they reflect their own way of dressing up, their way of smiling. Ang iba naman, mas gusto ang gwapo at posturang kandidato B. Eto, na-jacket. Wala lang, gusto lang siya. Maayos ang forma. Okay siya. These days, ang mga botante very visual. Hindi lang pandinig, pero karamihan, nagkakaroon sila ng proseso ng pagdedesisyon kung sinong iboboto, kuminsan galing sa pagtingin sa larawan eh. Ang may konyo appeal, mayaman daw ang dating. Usually, ang in-emphasize yan ay galing kang UP, Ateneo, Lasal, pagkatapos nag-graduate school ka sa Harvard, nagpunta ka sa Yale University, o nagpunta ka sa University of Paris. May ilan na basehan ang itsura sa pagboto. Ito po. Kasi, medyo matured. Itong isa medyo bata pa. Sa babae to, mas maganda to. Sa lalaki to rin. May dating siya sa ano. Parang pwedeng maging ano. Sa purma, saka sa ano niya, sa itsura, sa ano. Basta pwedeng-pwede siya. Sa totoo lang hindi basihan ng itsura, pero karaniwan kasi kung ano yung pananamit mo, doon makikita kung ano yung pag-uugali mo or kung paano ka mamuhay. May iba na di lang itsura ang basehan ng boto. Kailangan ding alam ang track record ng kandidato. Personality is number one. And then siguro yung credibility ng tao, yung background, later on, we have to find out as voters kung ano yung background nung iboboto namin. Dapat may ginawa na siya nung una. May mga mabuti na siyang ginagawa para sa mga tao. Di ba, service yun ang pinag-usapan dito. May packaging man o wala, mas matalino na raw ang mga botante. May mga publiko na, tulad ko, wala akong pakialam kung ano yung suot mo. Pero bibigyan ko ng pansin kung ano yung sinasabi mo at kung ano gagawin mo pagkatapos, di ba? Kasi ano siguro suot mo, naka-shorts ka dyan, o naka-barong ka dyan, o naka-Amerikana ka pa. Panlabas lang naman yun. Tapos yung pala, magnanakaw ka. So, gwapo kang magnanakaw. Maging ang social media network na Facebook, ginamit namin para malaman kung kanino mas maraming boboto. At halos iisa ang naging pulso ng mga sumagot sa survey. Mas pinili nila ang kandidato A kaysa sa kandidato B. Narito ang ilan sa mga dahilan. A po ako, simple pero kagalang-galang at malinis tingnan. May ilan din dito nagsasabing wala silang iboboto. Hindi dapat batayan ang pananamit ng isang tao para husgahan natin kung anong klase ang pag-uugali niya. Pero sa kabuuan ng aming survey, tatlo lang ang pumapor sa kandidato B at halos 40 ang bilang ng sumagot ng kandidato A. Sa kanilang pag-iisip, no, sa kanilang pagtingin, yung taong bihis masa, yun yung mas mapagkakatiwalaan,
yun yung mas maaasahan nilang magtataguyod sa kanilang interes. Tuwing eleksyon, sandamakmak ang tumatakbo para sa isang pwesto. Ayon sa COMELEC, noong 2010, umabot sa higit 50,000 ang naglaban mula sa pwesto ng pagkakonsehal hanggang sa pagkapangulo. Mataas ito ng 4,000 kandidato mula sa 2007 elections. Kaya pinapayo na palaging maging maingat sa pagpili ng iboboto. Hindi sapat na basehan ang itsura ng kandidato dahil dapat ding bantayan ang kilos at desisyon ng mga politikong kanilang iboboto.